7 o'clock. Hoy Tate Enzo, ¿qué opinas? Muy cana. Hoy, good evening kay Tate Enzo Celestial, ha? At ang kanyang paboritong apo, nakahinta ba si Tyrone Celestial? Paborito bakit? Patigas ulo, no? Hello, ha? Sa R&B Acoustics, maligayang bati sa inyo lahat. At binabati ko nga pala, ano, yung mga scammers. Dami nyo, dami nyo! Ha? Oh, yung mga scammer. Nag-email sa akin ng ano, we are going to pay $7,000 for a collaboration eklat. Oh, tigilan niyo ako na. Biktima na ako niya. Muntik na ako mawala na account. Ha? Alam ko na yan. Nanggaling na ako diyan. Muntik na ako mawala na account. Woo! Hindi niyo na ako maluloko. Ay, baka may nag-email sa inyo. Ay, may mga account ako ng Facebook niyan. Ha? Yung mga, we're going to pay $5,000 for ano posting keme. Nako. Alam niyo mga pangga, ako mapagduda na ako ng tao na biktima pa ako niya. Mahuuto kayo ng mga yan, tigilan natin. Huwag ako maniwala sa mga yan. Oo! Diba muntik na ako mawala ng account dahil sa mga yan? Never again! Never again! No, never again! Yan ako maluloko. Ha? Oo. Walay na. Nag-email na naman ngayon, parang apat na naman. Oo. We are going to pay you, ano, ito. Hi, I would like to pay you for placing our contents on your page. We're going to pay $7,000. Our brands are, nagbanggit pa, oh, Nestle daw, Nike, and Nissan. Oh, tigilan niyo ako. Ginagamit niyo ba yung malalaking brand? No! No! Gusto niyo pala yung ano account ko, bakit? Bakit hindi niyo ako kunin na endorser? Ay, account ko yun. Mabiktima na ako niyan. Never again. Oh, laking katangahan ko, no? No. Ay, may caller tayo. Line 2. Si Mary ng Rizal. Mary? Hi po. Papa Jackson. Good evening po. You are 33 calling from Rizal. Saan ka po sa Rizal? From Montalban po. Montalban, Rizal. Yes po. Papuntang Tanay, dadaanan namin kayo, di ba? No po. Dito po kami sa Montalban, Rizal. Oo nga. Gumulo tayo. Hindi kasi di ba pag Marikina, dalawa yung pakanan tsaka pakaliwa. Saan ka po? Sa pakanan. Ah, kanan? Yes po. Papunta ka ng ano? Antipolo? Hindi po. Ano po, pawawa, yung gano'n. O di kaliwa? Di ba dalawa yun? Sabi ko, ano? Ay, pakaliwa pala, sorry. Sabi ko na eh. Kaya nga, papuntang Baras. Apo, sorry. Oo, kaya nga, dadaan na kapag Tanay, tama? Apo. Oh, ulitin natin yung tanong, naguluhan tayo dalawa. Sorry po. So, pag pumunta ako ng Tanay, dadaan ko yung pantok, tama? Mm-mm. Okay, good. Sorry po. Akala ko dilipat na kasi, Mary. Hi, Mary, good evening. Main ka na? Tapos na po. Ano, ulam mo kanina? Ano po, barbecue. Naku, ilang baboy na naman ang nagsakripisyo ng buhay. Ay, may asawa ka na? Wala po. Parang ang lungkot mo. Opo. Bakit? May problema lang po. Sige, dami mo ako para magkaroon din ako. Game. Kasi po, Papa Jack, kaka-break lang namin nung last month. Nino? Nung long time live-in ko po for 5 to 6 years po. Nag-break kayo nung January? Opo, nung... Kalahat hindi kada kayo mag-jowa, no? Opo. Ngayon po, hindi ko po alam kung anong reason. Wala naman siya. Wala kami pinag-awayan. Ha? Tapos po, one time, nag-message... Wait lang. LDR ba kayo o hindi? Hindi po. So, lagi ka nakikita? Opo. And then one day... Paano siya mag-break on? Ngayon, one day po. Personal or? Nag-message siya sa akin. Oh. Kinabukasan. Kasi alam ko naman na uuwi siya ng bahay kasi dito nagsasama kami. Ah, nagli-live-in na kayo? Yes po, nagli-live-in na po kami. Ngayon, after 2 days, hindi siya umuwi. Mm-hmm. Nag-message siya sa akin na sawa na daw siya. Saan siya nakatira nung hindi siya umuwi? Sa kanila po. Ah, sa bahay nila. Mm-hmm.
Ngayon po, nag-message siya sa akin, nasawa na daw siya. Pagod na daw siya sa routine namin. Naging masaya daw siya sa 5 years. Nagulat ako dun sa message niya. Mm-hmm. Tapos, after po nun, hinayaan ko na lang muna kasi baka wala lang. Wala lang kasi kaming problema. Mm-hmm. And then po, nalaman ko na lang, after 3 days na, mm-hmm, na bumalik pala siya dun sa ex-girlfriend niya. Ah, yun yun. Opo. So may dahilan. Opo. Kumbaga, pero siya, ano ko naniniwala ko? Bago ka siya nakipaghiwalay, matagal lang meron something doon. Baka nga po. Kasi imposible naman na one click nung hiwalay ka sila agad eh. Oo nga po eh. Kasi lang, nagulat lang ako kasi ayaw niya sabihin sa akin sa iba ko pa nalaman. Tapos yung binalikan niya is yung ex-girlfriend niya na dati niya pang girlfriend na, nangyari na to dati, binalikan niya ulit yon after 2 years. Tapos, bumalik ulit siya sa akin, na-realize niya daw na gano'n. E ngayon, naguluhan na naman ako, bumalik ulit siya doon sa talagang... So, wait lang, dati ka na niyang iniwan para sa babaeng yun? Opo. Tapos, nung bumalik siya sa tinanggap mo? Opo. Ah, may tanong ako sa'yo, pag bumalik sa'yo yan, natanggapin mo ulit? Feeling ko, siguro hindi na po. Hindi na po siguro. Iba yung feeling ko sa hindi na, ha? Okay. Tatanggapin mo o hindi? Hindi na po. Okay. Ba't mo ako tinawagan? Parang naguguluhan na ako kasi... naguguluhan ako, hindi ko alam din eh. Kasi magulit din daw yung isip niya, sabi ng mga friends namin. Oh, teka lang, akala ko kahit anong gawin niya, hindi mo siya babalikan. Oo nga so po. Kahit maguluhan siya at sabihin niya sa'yo, anong pakialam mo doon? O di ine-etos mo lang ako. Hindi ka sure na hindi mo siya babalikan? Hindi, sure ko na po kasi... Ah, ba't mo pa siya kausap? Hindi na po kami nag-uusap. Ah, sa mga kaibigan lang? Opo. Nagbigay na ako ng closure sa kanya para matahimik na siya. Hmm. O, yun po. Okay. So ba't mo ako tinawagan? Kung hingi lang ako ng advice kung ano ba talaga yung... nangyari kasi wala talaga akong alam. Parang hindi ko alam. Parang naiwan ako sa area ng hindi ko alam. Parang ganun. Well, alam mo, generally naman lahat ng paghihiwalay masakit sa puso. Eh. Tama? Apo. Ako naniniwala ko na kahit naging iba pa yung paraan ng paghihiwalay ninyo, meron at merong parting sa iyo na magiging magulo sa pananaw mo. Kahit halimbawa ginawa niya sa paraan na tama sa paningin niya. Halimbawa, bago niya kausapin yung ex niya, kinausap ka niya. Kahit pa naging ideal yung paghiwalay, there will always be questions that will be unanswered. Opo. Tama, di ba? Opo. So, with that being said, ate, ano man ang sabihin ko sa'yo ngayon, ate? Opo. Wala akong matutulong sa'yo. Maliban sasabihin ko sa'yo na, sure ka na bang hindi mo siya babalikan? Huwag mo nang balikan, mag-move on ka na. Oo. Now, ako, doubt ko yung part na yun. Kasi, kanina nabanggit mo na it matters to you na naguguluhan siya at sinasabi sa mga friends ninyo. Eh ano ngayon kung naguguluhan siya? Bakit concern sa'yo? Ibig sabihin natin, the fact na naaapekto ka dun sa idea na naguguluhan siya dun, umaasa ka na pag naguguluhan siya na gusto pabalik sa'yo. Yun nga po yung naguguluhan. Pero kasi lahat din ng advice sa akin, kung babalikan daw ako, huwag ko na daw balikan kasi hindi ko siya deserve. Okay, wait lang. Wala tayong pakialan sa mga advice sa'yo, okay? Opo. Because sa pagkakaintindi ko, the same people telling you na huwag mong balikan are the same people telling you na naguguluhan siya. Tama, mali? Opo. Okay. Hindi pinagluloko ka ng mga yan. Diba? Kasi kung, if they are really serious about telling you na huwag mong balikan, hindi nila ipapaabot sa'yo. Yung sinasabi nung ex mo na iniwan ka sa ere, na hindi nila pakinggan yun para makaabot sa'yo. If they really protect you as a friend, huwag kang balikan. So magugulo yan. Ano ba mga pangalan ng mga yan? Magugulo yan, ha? Ha? Okay. Sabi din naman nila sa akin, mag-move on na ako. Okay, bakit nila pinaparating pa sa'yo? Alam nila eh, kung kaibigan itong mga to, alam nila na maguguluhan ka kapag nalaman mo mga bagay na to. They should not... At some point, dapat naisip nila na hindi na dapat sabihin pa sa'yo ito. Anyway, that's beside the point. Okay. Apo. Maging totoo ka sa akin. Apo. Kung tonight, ngayong gabi ha,
11:23 ngayon. 12:30, dumating sa bahay niyo, kumatok yan. At sinabi niyo, nagkamali ako, ayusin natin to, Mary. Anong sagot mo? Hindi na po. Sure ka? Opo. Okay, di wala ka ng problema? Opo. Okay. There are differences, ate, between a problem and a reality. Kasi kung sure ka naman, hindi mo siya mabalikan, and you think you deserve a better man. Opo. I believe that, you deserve a better guy. Eh di, wala ka palang problema, pero meron kang realidad, no? Opo. You don't have a problem, you have a reality. Opo. And you never solve reality, you face reality. Opo. Masakit, pero wala. Kumbaga, eh, ano mo to, ipagsasakripisyo mo ito. Oo nga po. Igagapang mo to hanggang maging okay ang lahat. Masakit lang kasi neto, sa trabaho kasi, at isang company kami. Yun lang. Ano ba work mo? Sa ano po ako, sa office. Yung kumpanya niyo ba, kailangan niyo magkita lagi? Hindi naman po, kaya lang by branches, ganun. Parang may mga connection. Tapos din yung love story. Same circle of people. Opo, parang ganun. Yung love story din namin alam nila. Kasi alam nila yung... So bakit? Hindi naman nakamamatay kung iniwan ka ng jowa mo. Oo nga po. Kaya lang parang malungkot lang. Oo naman, siyempre. Kasi... Meron bang masayang iniwan? Ano ka ba? Diba? Lahat malungkot kapag iniwan. Diba? Pero hindi ibig sabihin malungkot forever. Oh, tama. Gumaan naman po yung pakiramdam ko nung nalaman ko yung totoo. Kasi nung hindi ko alam yung totoo, parang yung wala akong makuwang sagot. Kasi wala naman kasi kami pinag-awayan. Parang ganun. Tapos magugulat na lang ako. Binalikan niya daw yun. Yan po. Doon ko nalaman, ayaw niya sabihin sa akin, talagang as in ayaw niya sabihin. Nang nagtanong na ako sa parents niya, nalaman ko na, sinagot ako ng parents niya. Ganun talaga yung mga lalaking duwag? Opo, yun nga po eh. Diba yung, kumbaga the least that they can do is to be honest. Opo. Hindi pa nila magawa. Opo. Ganun talaga yung maraming mga lalaking duwag. Tapos nung binigyan ko siya ng closure, sabi ko gusto ko sa kanya mismo manggaling. Kung ano ba talaga yung nangyari. Hindi, ayaw niya pa rin talaga magsalita. Basta sabi niya sa akin, palayain ko na daw siya, yun lang daw. Palayain ko na siya, ayaw niya na daw. Yeah. Well, alam mo ate, honestly looking back, opo, kung nagawa niyang sabihin sa iyan, honest pa nga siya eh. Hindi ko siya dinidignify ha. Opo. Kasi alam mo, kagaya na sabi ko kanina, kahit ginawa pa niya sa pinaka-ideal na paraan na alam niya, meron at merong tanong na hindi makasagot sa paraan ng paggawa niya ng paghihiwalay ninyo. Opo. Di ba? Opo. Halimbawa, iniwan ka niya ng ganito. Halimbawa, ate, iniwan ka niya ng maayos, no? Opo. Bago niya tsikahin yung ex niya, kinausap ka niya, iniwan ka niya ng maayos. Darating ka sa punto na magkatanong ka, ginawa ko naman ang lahat, ba't niya ako iniwan? Lagi may tanong yan eh. Opo, opo. So, there's no answer I can give you tonight that will dignify what he did. Alright? Opo. Yun na yun. Siguro ang kailangan mo nalang gawin natin, mag-focus ka sa sarili mo. Parang yung payo ko sa unang caller kanina. Opo. Let go muna. Opo. Well, it may take a while letting go of someone. Lalo, ilan taong kayo? 6 years. 6 years, mahaba-haba yan. No? Opo. Pero ang totoo niya natin, natutuwa ko, hindi sa, I'm not trying to defend him, I'm not lawyering him. Natutuwa ko sa idea na kahit paano, kaya niya magsabihin sa'yo yung katagang, ayoko na, pagod na ako. Opo. Okay, now, meron lang pala isipan sa akin. Naguguluhan lang ako sa part na to. Ready? Opo. Naguguluhan ako sa idea na wala kang naramdaman leading to the day na nakipaghiwalay siya. Kasi di ba, kayo mga babae, napaka-observant nyo eh. Opo. Glue, wala kang naramdaman. Kasi kung wala kang naramdaman, may pagkamanhid ka nun. Because men are so evident sa ganito mga bagay. Hindi po, bali ganito kasi yan. Yung best friend niya, yung best friend niya po, is niligawan yun, yung ex-girlfriend niya. Oh. Yung best friend niya, tropa, parang gano'n. Niligawan, nagpaalam naman sa kanya. Oh. Ngayon, nagpaalam sa kanya yung best friend niya, naliligawan niya yung ex-girlfriend niya. Nagpaalam na maayos. Eh di naging sila, yung best friend niya, naging sila ng ex niya.
Then, nag-break sila. Nag-break after 7 months. Tapos, yung circle of friends nila, eh kasi ano sila eh, parang long, parang childhood, ganun-ganun. Ngayon, di, sinasama niya, pumunta siya doon kasi, kasi tropa pa, naging tropa pa rin sila kahit naging jowa niya na yung best friend, parang ganun. Pupunta pa rin siya doon sa, pinapayagan ko naman kasi, kampante ako kasi, jowa na ng best friend niya yung ex niya. Tapos, sinasama niya na rin ako doon sa lugar na pinupuntahan kasi jowa na nga din. Tapos, kumbaga parang oh, wala namang point eh kasi opo, taken na. Oo, yun. Parang kampante ako na okay siyang pumunta doon. Nagpapaalam, nandito ako kalaan na doon niya sa ex-girlfriend niya. Pero nandun yung jowa, yung best friend niya din. Tapos mga circle of friends nila yung nandun. Doon ito siguro, feeling ko nagkaselosan. Tapos siyempre nagpupunta doon parang siguro may nararamdaman pa rin, parang ganun. Eh ako naman, buo yung tiwala ko kasi, alam, wala na kasi ang tagal na rin nilang hiwalay, 5 years na eh. Hindi ko alam siguro, nagkakainuman, parang bumabalik yung pag nagkikita sa mata, siguro may ano, spark pa rin na ganun. Eh, well, then, however it happened, it happened. They're together. Oo nga. You'll never know, right? Baka mamaya magkasiping silang dalawa. Sakit, no? Opo. But it's a possibility, tama? Tama. In this story, there are two people who are devastated. Yung best friend, tsaka ikaw. Opo. Hindi siya, kahit yung best friend, di, feeling na nawalang iya siya, di ba? Opo. O, feeling ng boyfriend mo naman, ex mo, sorry, ex mo, nakaganti lang siya kasi okay naman dati, inagaw mo lang, o agamin ko siya ulit. Alam mo, looking at it, there will come a point in time, Mary, na if you look at it, magpapasalamat ka na wala ka na sa kwento ng buhay nila kasi medyo baboy na yung dating eh. Opo, tama, tama. Di ba? Opo. Na rin, ewan ko lang, siguro swerte pa rin ako kasi lahat ng friends namin, then yung family side ng jowa ko is boto sa akin. Tapos halos galit na galit sila doon sa girl kasi parang dirindiri na sila, parang ano lang, dinilaan na daw ng dinilaan. Ayaw mo na. Okay. Let's not go there sa part. Pero baka nga nadilaan din, no? Oo. Yun na lang po siguro yung pinapasalamat ko na wala na ako sa story nila. Well, tell yourself, no? Every day or every time you go to bed that you deserve a better love story. Opo. You are young. You are 33, ate. Yes po. There was a point, na there was a time sa buhay natin lahat ng 33 matanda na, tama? Yes. Pero ngayon, 33, you're just beginning life. Yes po. Na, ngayon, 33, you're just trying to start adventure sa buhay natin. You are young, ate. Apo. Diba? Iba na ang panahon ngayon eh. Ako nga, 29, feeling ko nga, fetus lang ako eh. Kaya nalulungkot lang ako. Of course. Sa work kasi magkasama na kami, sabay kami papasok, sabay uuwi, tapos pagdating sa bahay, ngayon, ako na lang mag-isa. Parang doon lang nalulungkot. Well, adjustment period. Yes po. Alam mo, kanina sabi ko, no, sa first part na show natin, there will be two major ways of saying goodbye to someone. At totoo niyan, alam mo, Mary. Opo. Everyone magpapaalam sa atin. Opo. Lahat, no? Opo. Lahat ng meron tayo sa buhay na tao, magpapaalam yan. The two major ways of them saying goodbye, death or a natural departure. In your case, natural departure, nakakita ng iba, tama? Okay. So, wala, there's no permanent person in our lives. Lahat aalis yan. Why am I saying this? Nananawagan ako sa lahat, no? Let's have, the patience. Let's try to enjoy the company of ourselves. Apo. Kasi inevitably, we will be alone. Magiging mag-isa tayo sa buhay. Apo nga po. If you cannot enjoy your own company, then you are in a bad company. If you enjoy your own company, you are in a good company. Anong point ko? This is your time. Ito yung pinaka-perfect ate, pinaka-magandang pagkakataon that you, as a single person now, to start learning to enjoy being alone. And being alone does not always mean that being sad. Apo. Hindi palagi malungkot ang pagiging mag-isa. Sometimes the best reflections, no? Yung pinakamalalim at pinakamakabuluhang pagmumuni-muni ay nangyayari pag mag-isa tayo.
No? The most sensible and profound reflections that might happen in our lifetime only happens when we are alone. And right now you are single, ate. Plano yung buhay mo, look at your life. Anong ginagawa mo in the past 5 years? Sa kanya lang ako nakabukas. Exactly, or maybe anong work, career-wise, anong ginagawa mo? Are you with the same company? Yes po. Oh, in the next 5 years, maybe you have the same lifestyle. Bakit? If you do the same thing. Oo nga po. Diba? Ito yung mga ginagamit kong pagtuturo because I teach sometimes online, no? Ginagamit ko rin pag nagtutok ako sa mga negosyo namin. I always say this to people, and at some point, this is applicable sa iyo. Okay lang, pakinggan mo lang to? Apo. Okay. This is the perfect time for you to change what you're doing in life. Mag-isa ka ngayon, magpayaman ka. Do something. Buhay mo sarili mo. Baka may pangarap ka na naiwan mo kasi nabisi ka sa pag-work at nabisi ka sa pag-aalaga sa kanya in the past half a decade. Tama? Yes. Balikan mo ano ba pangarap mo dati. Because once upon a time, meron tayong mga pangarap na magpapayaman sa atin. That along the way, we tend to forget that we are dreaming of these things. Tama, mali? Tama po. Mag-isa ka ngayon natin. What's there to lose? Ano mo wala sa'yo? Balikan mo yun. Tanongin mo sarili mo, if I do the same routine in the next 5 years, gaya ng ginawa ko in the past 5 years, do I expect a different result? Baka hindi. Perfect pagkakataon to, ate. Look at your life. Saan ka papunta? Because you are the age, nandiyan ka sa edad ng buhay mo ngayon, ate, that everything you do is crucial to what's going to happen in your senior years. It will affect pag matanda ka na. Tama? Apo. This is your perfect time. And who knows, along the way, as you improve yourself, hopefully, knock on wood, dun sa facing ng buhay mo na yan, malay mo, mamit ka, running the same race you're running, doing the same phase as you're doing, wanting the same things you want, and maybe, just maybe, ate, in the same atmosphere that you are in. Walang mawawala kung subukan. Apo. Right? Apo. May natutunan ka ba sa akin? Meron po. Madami po. Nag-English kasi ako eh. Baka mali na naman. Madami po akong natutunan sa inyo. You are single right now. There are so much opportunities when you're single. Tandaan mo ha? Ito sinabi ko sa unang caller ko kanina. Pag magulo ang buhay natin, that's the perfect time ayusin yan. Bakit? Hindi mo naman pwedeng ayusin yung hindi magulo. Tama. Tama? Walang, kasi pag inayos mo yung hindi magulo, ate, wah, ang tanga nun, parang ang naglaban ng damit na hindi naman marumi. Sana, ang wish ko sa'yo as a friend, sana dumating ka sa punto na pag naalala mo yung memories ng 5 taon, hindi ka naiiyak, hingiti ka na. Apo. Because after all, 5 taon yon ng magagandang alaala. There may be fights. Tama? Apo. There may be fights, but there were a lot of good times. Papa, hindi na nga po ako naiyak nung nalaman ko. Hindi ako naiyak eh. Parang sa feeling ko, sa puso ko, parang tanggap ko na kasi yung 5 taon namin mahigit. Parang napagod na ako sa kanya ng... Baka ito lang yung paraan, no? Hindi na ako naiyak. Ang nararamdaman ko na lang ngayon is lungkot kasi mag-isa ako sa bahay. Na wala na lang yung... Nagrarant ka ba? Hindi po, sariling bahay ko po ito. Pinturahan mo dingding mo. Do it yourself, yes! Opo. Diba? Pinturahan mo sarili. Magpalit ka ng kortina. Diba? Move your furnitures. Change your bed sheet, ate. Get a dog. Get a cat. Kung kulang, get an elephant. Wag naman. I mean, alam mo ate, I was telling my first caller kanina, konti lang yung pagkakataon o konti lang yung tao na bibigyan ng pagkakataon to start over again. Hindi lahat, ha? Marami tayong, I'm sure ikaw may kilala ka, maraming taong kang kilala, 20 years na sa relasyon, ate, pero walang choice, dun lang siya, another 20 years, malungkot siya. Because, I'm not saying na maghiwalay or what, pero sometimes, ate, life is just so annoying, no? At the same time, ate, surprising.
And it gives us, it puts us in a position na wala tayong choice kundi magsimula ulit. Di ba? Opo. Kung magsisimula ka ulit, galingan mo na. Galingan mo na magsimula ulit. Huwag kang magsimula na malungkot yung pag-uumpisa mo. Look at the brighter side. You're starting over again. It's a fresh start. Not everyone is given that start. Apo. Balitaan mo ako when things are better. Apo. Alright? Apo. Salamat sa pagtawag. Thank you po, Papa Jackson. Bye-bye. Maraming salamat po. Salamat po. Gumaan ulit po yung pakiramdam ko. Yeah. Oo naman. Call me anytime. Apo. Salamat po. Apo, thank you po. Magandang gabi po. Si Mary ng Rizal, mga pangga. Jim Fautoglow, I always believe that the person you love and loves you in return should and must be able to bring out the worst and the best in you. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.